ang isa sa pinakamahusay na power forward at two-way player sa kasaysayan ng liga. 1994 Most Improved Player, miyembro ng 1994 All-Defensive Team, 1996 Best Player of the Conference at 10-time PBA Champion. Siya po si Rene Bong Hawkins Jr., ang tinaguriang The Hawk ng Philippine Basketball. Siya naman po ang tampok natin ngayon sa ating Buhay PBA Player segment. At kung gusto mong mapanood ang kwento ng iba pa nating mga manlalaro, nasa baba lamang po ng video ang link papunta sa kanila. Si Bong Hawkins po ang marahil pinakasikat na manlalaro na nagmula sa University of Perpetual Help, isang eskwelahan na hindi gaanong kilala pagdating sa basketball. Siya po ang anak ng humaong aktor at kontrabida sa mga pelikula na si Rene Hawkins Sr. Dahil sa matunog na ang kanyang pangalan noong kolehiyo ay siya ang naging second pick overall ng Presto Tivoli noong 1991 PBA draft sa likod lamang ng star center ng Ateneo na si Alex Araneta. Lamang ay habang nasa ensayo pa lang itong si Bong ay nagkaroon ito ng injury na kinailangan naman niyang ipahinga ng isang buong komperensya. Sa unang dalawang taon niya sa koponan ay agad madami ang nakapansin sa kanyang laro dahil kahit hindi ito kataasan lumundag ay hindi naman pangkaraniwan ang husay ng kanyang timing at taas ng basketball IQ, bagay na naging bentahe niya sa buong karera niya sa PBA. Nang maibenta naman ang prangkisa ng Tivoli sa bagong kumpanya na Santa Lucia noong 1993 ay isa siya sa mga players na pinanatili nila kasama ang 1995 MVP na si Vergel Meneses. Ngunit isang komperensya lamang siya nagtagal dito bago naman na-trade papuntang Alaska kapalit ni Bong Alvarez, and the rest is history. Dito sa Alaska ay lumabas ang tunay niyang potensyal at sa kanya pa lamang unang taon ay pinangunahan na niya ang team sa scoring at rebounding. Dahilan naman upang siya ang tanghaling most improved player ng taong iyon. Siya din ang naging pinakamahusay na defender nila kontra sa mga scorers ng kalaban. Sa tulong ni Bong ay unti-unting dinomina ng Alaska ang liga at ilang sunod-sunod na kampiyonato ang kanilang napanalunan, kasama na dyan ang mailap na Grand Slam noong 1996. Dito ay kasama niya sina Johnny Abarrientos, Jojo Lastimosa at ang import na si Sean Chambers. Sa mga taon din na ito ay nasungkit niya ang Best Player of the Conference Award. At alam nyo ba na isa lamang siya sa anim na naging manlalaro ng Alaska na nagawaran nito? Taong 1998 ay isa dapat siya sa mga bubuo ng ating Centennial Team, nga lang ay nagtamu ito ng ACL injury na dahilan naman upang siya ay mawala ng halos isang taon. Sa kanyang pagbabalik ay patuloy na namayagpag ang kanyang karera at dalawang beses pa siyang muntikang manalo ng Most Valuable Player. Ngunit sa pagdating ng mga PhilAms at mas malalaking manlalaro ay unti-unti nang nabawasan ang kanyang mga minuto. At taong 2001 nga ay tuluyan na itong na-trade papunta ng koponan ng Tanduay. Nang ma-disband naman ang bago niyang team at na-acquire ng FedEx ang prangkisa nito ay hindi na siya kinuha dahil sa problema sa kanyang kontrata. Dahil dito ay wala siyang naging team na napaglaruan sa kabuuan ng 2002 PBA season. Nang kasunod na taon naman ay swerteng kinuha siya ng Coca-Cola Tigers kung saan muli niyang nakasama ang mga dati niyang kakampi sa Alaska na sina Jeffrey Carriazo, Johnny A. at Poch Winyo. Minsan pa ay nahirang siyang kampiyon bago naman muling nagbalik sa Alaska ng kasunod na taon. Dito ay naging limitado na lamang ang oras na ibinibigay sa kanya at pagkatapos nga lang ng 2006 PBA season ay tuluyan na itong nagretiro. Sa kabuuan po ay may 15 taong karera ito, 10 kampiyonato, 2 mythical first team selection at 1 best player of the conference award. Bukod dyan ay marami din ang naniniwala na dapat siyang mapasama sa 40 greatest PBA players of all time. After magretiro sa paglalaro ay kinuha naman siya ni Tim Cohn bilang isa sa kanyang mga assistant coaches na tumagal din ng ilang taon. At bilang pagpupugay ng Alaska sa kanyang naging serbisyo ay iniretiro nila ang kanyang jersey number 16.
Sa ngayon po ay isa si Bong sa mga aktibong lumalahok sa mga PBA Legends Foundation Games at parte rin siya ng coaching staff ng University of the Philippines sa UAAP. So yan po ang naging kwento ng buhay basketball ng tinaguriang The Hawk ng Philippine Basketball na si Bong Hawkins. At kung mayroon kang hindi malilimutang alaala tungkol sa kanya, ay mangyaring i-comment lamang sa baba at akin naman itong babasahin at sasagutin isa-isa. Kung may request din po kayo na dating PBA player na gusto nyo ring kamustahin, i-comment nyo lamang din po sa baba at gagawan natin ito sa mga susunod na araw. Salamat pong muli sa inyong panonood, manatili pa rin nakatutok sa ating channel at mag-subscribe dahil araw-araw sa ganap na alas 3 ng hapon ay may bago tayong video na ilalabas. Hanggang sa muli,